Dami naman cheque na to. Sandali, ayusin ko lang ha, kasi hindi nila inayos, gulo-gulo eh. Mabilis lang, mabilis lang. Yun. So, sino ulit yung hindi pa member dito? Hindi pa member? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kailangan ng pera nyo. Actually, sabihin ko nga sa inyo, huwag na kayo sumali. Sige, taas nyo yung kamay nyo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pa hindi member? 7. Dito. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan. Ang goal ko po today, yung 17 na hindi pa member, huwag sumali. Ha? Kasi rami na namin na payaman na kinakabahan na ako kasi sabi ko, pagka lahat ng tao na payaman natin, sino nang uutusan natin? Diba? Tangina, diba sa bahay namin, 12 yung kotse. Pag lahat mayaman, sino magugas ng kotse? Diba? Sabi ko, bayaran kita 1,000,000. Hugasan mo yung kotse ko. Sabi niya, fuck you, mayaman din ako. Diba? Oh. Sabi ko, yaya! Gutom na ako, lutuan mo ko. Sabi niya, fuck you, mas mayaman ako sa'yo, magluto ka mag-isa mo. Di ba? Yaya, paghubad ko, yaya, palaban na to, fuck you, maglaba ka mag-isa. Di ba? Mayaman na ako, I don't need you. Okay? You think it's easy to be rich? No, it's easier to be rich in iFern. Okay? But pagka hindi ka part ng iFern, empleyado ka, o meron kang negosyo, malaki o maliit, mahirap maging mayaman. Bakit mahirap maging mayaman? By the way, I'm a professional mentor of Go Negosyo. I've been with Go Negosyo for a long time. No? And how did I come to be part of Go Negosyo? Kasi ano po ako, MBP Bossing Awardee. No? MBP stands for Money B. Pangilinan. No? So I'm an MBP PLDT Bossing Awardee. And yung mga Bossing Awardee, sila po, no, na imbitahan na maging mga mentors for Go Negosyo. Kasi nga, paano kami naging awardee kung hindi malaki yung negosyo namin? No, in my case, no, yung mga kasabayan ko, lahat kami billion yung negosyo namin. No, for example, chairman ng Mercedes-Benz, si Felix Ang. Kabatch ko po yan na nanalo ng MPLDT MVP Bossing Awardee. Doon kami naging magkaibigan. Tapos yung chairman, no, ng AutoHub Group, no, Rolls-Royce, Nissan GT-R, Mini Cooper, Vespa, no? Ford, ang rami, parang 30 yung kasa nila. No? Si Willie Titen, batchmate ko rin yon. Doon rin kami nagkakilala, PLDT Bossing Awardee rin siya. Tapos yung Grand Bossing namin, yung pinakamataas yung award nung batch namin, si Nanay Coring Ramos, yung may-ari nung National Bookstore. Okay? Siya po yung pinakamataas na bossing. No, and yung na-awardan po siya, nag-sharing siya, grabe, lahat na lang napagdaanan niya. Napagdaanan niya yung gera na sinunog ng mga Hapon lahat ng libro na binebenta nila. Kasi bawal daw mag-aral ang Pinoy, dapat daw manatiling bobo, manatiling walang alam. Yun yung pananaw ng mga Hapon, kaya sinunog lahat ng libro na pagbenta nila. Tapos nung nawala na yung mga Hapon, no, nasunugan naman sila. Tapos, after na nasunugan, di, naka-recover na sila, bumagyo, bumaha, nabasa naman yung mga libro. Sana nung habang nasusunog, saka bumagyo, di ba? Para di nasunog. Pero wala eh, hiwalay na insidente. Pero with all of those hardship, all of those trials,
no, all of those mga difficulties and challenges, they still become national bookstore. Sino mga medyo may edad katulad ko, di ba, nung bata pa tayo, marami pa iba-ibang bookstore. Pero yung panahon na ng mga anak nyo, panahon na ng mga apo nyo, national bookstore na lang yung natira, di ba? Wala na. Wala na lahat ng mga kalaban, nabura na sa mapa. National na yung natira. No, of course, no, the most difficult thing that they face recently is the two-year pandemic. Tama? Nag-pandemic eh. Walang pasok yung mga bata. Sinong pupunta sa national bookstore? Wala. Diba? Wala nang bibili ng papel, walang bibili ng ballpen. Kasi nasa ano na lang, Zoom na lang eh. Diba? Baka yung libro hindi na rin kailangan kasi pwede naman na makita sa online lahat. Tama? So, they face another difficulty but still, you know, you go to the mall, may national bookstore pa rin. Buhay pa rin sila. Kumikita pa rin, di ba? So ngayon, bumabalik na lahat yung mga estudyante. Face-to-face na. So, balik na naman yung sigla na negosyo nila. Mayaman na naman. Bilyon na naman yung benta nila. So, anong pinagkaiba ng mga malalaking negosyante sa inyo? Ang pinagkakaiba, may puhunan na malaki. Kahit na anong makasagupa, no, na problema, no, kalamidad, whatever, after, makakasurvive pa rin. Samantalang yung Pinoy, pag may na face-to-face, no, bagyo, pandemic, you know, lindol, you know, or natanggal sa trabaho, kung walang sasagip sa'yo, patay. Tama? Kung yung walang ayuda, patay. Tama? So, bakit yung mga negosyante angat sa empleyado? Kasi yung mga negosyante, mas malalim yung balon, mas maraming puhunan. No? Hindi ka tulad ikaw, empleyado ka, sakto lang yung sahod mo. Pag natanggal ka, patay ka. Tama? Kung anong sinabi ng boss mo, kailangan mong sumunod kasi takot ka matanggal sa trabaho. Tama? So, samantalang, kung may-ari ka ng kumpanya, gawin mo kung anong gusto mo. Tama? So, we are here, iFern, no? Nandito kami para subukan na baguhin yung buhay ninyo. Bakit ko sinabing subukan? Kasi kung hindi kayo susubok, hindi namin kayo matutulungan. Kung hindi kayo mamumuhunan, hindi namin kayo matutulungan. Kung hindi kayo susugal, hindi namin kayo matutulungan. Tapos marami rin, sumubok na, sumugal na, nandito na, tatamad-tamad naman. Okay? Maghanap ka. Sinong hindi kumita sa iFern? Post mo sa Facebook. Maraming sasagot sa'yo. Sabi niya, nag-join ako dyan, wala naman nangyari sa akin. O, tatanungin ka, may ginawa ka ba after mo sumali? Wala. Wala siyang ginawa eh, so walang mangyayari. Tama? Sumali ako dyan sa iFern, hindi nga nabenta yung produkto. Ang tanong, binenta mo ba? Inalok mo ba? Di nga nabawasan, nadagdagan pa nga ng alikabok. Diba? Samantala, no, ang rami kong kwento, hindi pa nga ako nag-jo-join, nabenta ko na yung produkto. Oh, alam nyo kung paano yon? Hindi pa ako nag-jo-join, nabenta ko na yung produkto. Oo, kasi napakinggan niya yung marketing plan, di ba? Sinabi ganito, ganyan, ito yung presyo. At tinay niya, nag-post siya sa Facebook. Pernde for sale, 680. Di ba? Milka for sale, 1-1. Silver press for sale, 450. Whatever, hindi ko kabisado yung mga presyo. Sinubukan niya, eh, may nag-PM. Sige, pabili dalawa, pabili tatlo. Eh, yung kausap niya, yung naglatag sa kanya, nung una, standard lang yung bibilin niya. Eh, pag-post niya, ang raming nag-order. Nung tinotal niya, shit, premium na to. Sabi niya doon sa naglatag, hindi na pala standard bibilin ko, premium na pala. Okay? Kasi, mabebenta na niya lahat ng laman eh. Hindi pa nga niya nakukuha, balik na yung puhunan niya eh. Dahil may ginawa siya. Diba? Ang problema sa Pinoy, nakakahiya magbenta, nakakahiya mag-post. Diba? Ano sabihin nila? Wala na akong kita, nagbebenta-benta na lang ako. Pautang na lang. Diba? Hindi nakakahiya magbenta, diba? Pero ang kapal ng mukha, utangan lahat. Diba? Nakakahiya mag-post ng Fernde, pero hindi nakakahiyang i-PM yung 150 na kakilala mo na meron ka ba dyan? Pautang naman. Mabilisan lang. Babalik ko kaagad. Tangin ng sinungaling. Di ba? Ibabalik daw ka agad. Pero pag kinolekta mo na, next week. Di ba? Next week. Tapos next week, next week.
Diba? Yung palang ibig sabihin, next week, 2024. Diba? Hindi niya klinaro eh. Hindi niya klinaro. Sinabi ko sa'yo, next week, diba? Oh, actually, in 3 weeks, 2023 na, diba? Next week pa rin yung 2023. Diba? Eh, pagka medyo February na, yung next week mo, pwede mo nang palusutin ng 2024 yan. Diba? So, yung inutang mong 500 after 2 years, diba? Hindi pa rin bayad. Kinokolektahan ka, galit ka na. Sisiraan mo na siya. Tangin na yun, no? Nangutang ako 500, 2 taon pa lang, kala mo, ano, hindi siya babayaran. Kala mo, tatakbuhan ko. 500 lang, tatakbuhan ko ba yung 500? 2 taon pa lang. Grabe maningil, di ba? Tapos, syempre, sisiraan mo na, huwag kang mangutang dyan, ha? Huwag kang makipagkaibigan dyan. Grabe, 500 lang, pagsingilan ako, kala mo sino. Di ba? Tapos, syempre, tangin na niya, iblablock ko siya. Oh. Di ba? Pag nakasalubong mo, di ba? Makaharap, tatalikuran mo pa, galit ka sa kanya kasi sinisingil niya yung 500 eh. Nakalimutan na niya nung nangungutang siya, sige na, para mo ng awa, di ba? Ngayon lang naman ako lumapit sa'yo, di ba? Namatay ulit kasing lolo ko. Di ba? Eh, malas kami. Last week, namatay yung lola ko, di ba? For the third time. Tapos yung lolo ko, for the second time namatay, di ba? Parang, wala eh, malas eh. Ewan ko kung pinagdadaanan ng pamilya namin. Diba? Grabe yung mga banat mo, diba? Grabe yung hagulgul mo eh. Pero pagka sinisingil ka na, ikaw rin yung galit. Hindi ka na naawa doon sa nagpautang sa'yo. No? E example ko, 500 lang. Siyempre, mas marami dyan. 5,000, 10,000, 15,000, diba? Yung presyong standard, 9,500, pinautang mo. Yung presyong premium, 28,500, pinautang mo. Diba? Yung meron daw itatayong negosyo, yayain ka magsosyo or whatever, diba? Ibabalik daw ka agad after 3 months, 66,500, pinautang mo. Di na bumalik sa'yo. Di ka na rin kinausap. Diba? So yung pera na kailangan mo para mabagong buhay mo dito sa iFern, dumaan na yan sa kamay mo. Nahawakan mo na yan. Naipamigay mo na yan. Na ipautang mo na yan, ikisinamanan ng loob mo yan kasi itinulong mo sa tao na kinalimutan yung tulong mo. Kaya this time, sarili mo naman yung tulungan mo. Tama na yung puro iba yung iniisip nyo. Kung OFW ka, seaman ka, no, tita ka, tito ka, no, tumulungan mo yung mga pamangkin mo, no, yung mga anak ng kapatid mo, di ba? OFW ka, rami mong binuhay na tao, seaman ka, rami mong binuhay na tao, merong, ano to eh, downline to nung ano? Downline ng teacher. Downline ni Teacher Christy Recaro, Presidential Director na Kachedeng. Public school teacher ngayon na Kachedeng. Okay? Tapos si DepEd Supervisor. Ilan eskwelahan hawak mo, sir? 83? Ilan yung eskwelahan hawak mo? 89. Tangay na, 89 na schools yung hawak niya. 89 na principal. Yung normal na eskwela, ilan yung teacher po? Oh, tingnan mo, 890 na teacher yung hawak niya. Ang upline niya, estudyante, high school graduate, 19 years old. Okay? It's all about opportunity. Bakit? Kasi yung estudyante niya, naka-chedeng siya, hindi. Tama? Oh. 89 schools, 89 principal, and 890 teachers yung hawak niya. Pero yung upline niyang 19 years old, naka-Rolex na 1.2 million. Siya hindi. Pero sikat yung position niya. Di ba? DepEd Supervisor. 89 na eskwelahan, 89 na principal, 89 na vice principal, at 890 na teacher. Ano relo mo ngayon, sir? Wala. G-Shock. Rubber band. Rubber band. Ha? Rubber band. Ano yung cellphone mo, Matthew? Naka-iPhone ka ba? iPhone. Sir, ikaw, anong cellphone mo? Cherry? Ha? Ha? iPhone 10, bigay ng kapatid mo. Sir, medyo lumang-luma ni iPhone 10. Ito, luma to. iPhone 13 yan. Diba? Yung sa'yo, parang, shit, iPhone 10 to. Diba? Ingatan natin yan. Gumagana pa rin, sir? Shit, di ba? Dito pa rin yung picture ni Madam na napakaganda. Gumagana pa rin, no? Umabot na dun sa dulo. Yung sa'yo, yung phone mo, testingin natin.
Okay? So, yung 17 na hindi pa member, hindi kami nandito para pag-memberin kayo. Hindi namin kailangan yung pera nyo. Tangan na tong relo ko, 18.5 million. Mukha bang may tutulong kayo sa amin? Yung sapatos ko, 700,000. Dito ordinary na sapatos, Louis Vuitton, Nike to. 700,000 yung sapatos ko. Ang malupit, regalo lang to sa akin nung mga presidential director. Okay? Ito mas malupit, tatlo yung niregalo nila. Tatlo yung niregalo, worth 2.1 million. Okay? So, ba't sila kaya magregalo ng ganong kamahal? Kasi yung leader nila, si Zach Lopez, last year, ang kinita 51 million. So, ano ba naman yung 2.1 million kung 51 million yung kinita mo sa isang taon? Tama? Last month, medyo matumal yung negosyo niya. 4.6 million lang yung kinita niya. Sama ng loob niya, hagul-gul. Kasi siya yung previous month, 5.5 million. Grabe yung binaksak, di ba? 800,000. Mamatay-matay siya. Oo, parang ayaw na niyang bumangon sa kama. Sabi niya, sir, hindi ko na kaya. Bumaksak ng 800,000 yung income ko. Parang nabawasan daw siya ng isang linggo kasi kada linggo, 1 million yung kita niya. Alam nyo, pag minimum wage kayo, magkano'ng kita nyo? 6 na taon para sa minimum wage ang 1 million. Ganon kahirap ang Pinoy. Dito sa IFR, 1 linggo lang. Kung top earner ka. Lahat ba pwede maging top earner? Hindi. Hindi. Kasi mas maraming tamad. Mas maraming tamad. No? Mas maraming mabilis. Mawalan ng kumpiyansa. Mawalan ng gana. At tumigil. Pero sa 500 a day, hindi sila tumitigil. Oo, putangin na 40 years, 500 a day, hindi sila tumitigil. Dito, pag yaman yung pinag-uusapan, pare, bili ka ngang perndi. Ayaw ko dyan. Tang ina, grabe, siniraan ako. Gago, hindi ka niya siniraan, wala na siyang pambili. Diba? Sali ka sa negosyo ko, yayaman tayo dito, 9-5. Wag ako. Diba? So, balik tayo doon sa story ako, yung wag ako. Kasi yung sinasabi ko nga, na public school teacher, si Teacher Christy Recaro, meron siyang downline, seaman. Medyo mataas yung sweldo, 200,000. Mapaaral po yung mga pamangkin. No? Lalaki, babae. Na OFW na rin. Graduate na, nurse, nagtatrabaho. Tatlo yung pamangkin na napagraduate niya. Yung isa OFW na, yung dalawa may trabaho na. So excited siya. Kasi ilang taon na siyang seaman, ngayon lang siya nakita ng negosyong maganda. So excited siyang i-share doon sa mga pamangkin niya na siyang nagpaaral. So sabi niya, sali ka dito, grabe, dito sa Ifern, gagandang buhay natin. Alam mo, sagot nung tatlong pamangkin sa kanya, wag ako. Iskamin mo na ang iba, wag ako. Pero yung tito ang nagpaaral sa kanila, elementary, high school, college, siyang nakatulong na maging OFW, siyang nakatulong na maging nurse na nagtatrabaho, na call center, nagtatrabaho, siyang nagpaaral, elementary, high school, college. Ngayon, inaalokan niya ng IFERN business na sagot, wag ako. Tito, naming pwedeng mas kam dyan, pati ba kami? Masakit ba yon? Tangina, pinag-aral mo, ilang taon yun? 14 years mong pinag-aral ngayon, ang tawag sa tito, scam. Eh, sabi ko, tanga ka rin eh. Di sa mo, sige. Scammer pala ako, di ba? Tangina, balik mo sa akin yung 14 years na tuition na ako nagbayad para makapag-aral ka. Tama, kumikita ka na ngayon eh. OFW ka na ngayon eh. Di ba? Di balik mo sa akin yung pera. Eh, wala. Nasaktan eh. Grabe, iyak eh. Di ba? Sabi ko, pagka pinaalam mo sa akin yun, hindi nagkapera ka pa. Di ba? Sumbatan tayo, tangin na. Di ba? Lakas niyang sabihin na scam ka eh. Kung scam ako, at least napag-aral kita. Tama, kung scam ako, at least ngayon may hanap buhay kang maganda na akong nagpaaral sa'yo. Ganun yung mundo talaga natin. Sa Pilipinas, no, ang nagahari, basher. Ang mga Pinoy, puro takot, takot mabash, takot mapahiya, wala naman pera. Okay? Naghahanap, mauutangan. Tama? Dito sa IFERN, no, hindi ko sinabing perfecto itong negosyo.
No? Kailangan kapalan mo yung mukha mo, tibayan mo yung dibdib mo kung gusto mong yumaman. Tama? Ay, babait-bait ka, edi 500 a day. Tama? O sige, medyo magaling kang mabait, edi 1,000 a day. Dito kami, mga scammer, mga gago, mga walang kwenta, pero 1 million a week. Tama? Oo. O si sir, di ba? DepEd supervisor, di obviously, mas matalino siya sa high school graduate, tama? O, eh, pero yung high school graduate, 350,000 a month yung income last month. O, si Matthew, 2 buwan, 700,000. O, ilang taon na sahod yun? Sir, magkano'ng sahod mo per month? O, 70. Di 10 buwan niyang sahod, yung 2 buwan ni Matthew. Tama? Master's degree kayo? Master's degree, no? Oh, siyempre, hindi ka na maging DepEd supervisor na hindi master's degree. O yung estudyante niya, high school graduate. Tama? Ano sabi sa akin ni Matthew? Sabi, ha? Graduate ka na? Ano natapos mo? High school? O, anong plano mo ngayon? Sir, hinding-hinding-hindi ako magka-college. Oh. Di ba? Nakita ko na yung magpapayaman sa akin eh. Ba't pa ako magka-college? Di ba? Oh. Samantalang kayo, mamatay-matay, kuba na kayo, hindi pa rin graduate sa college yung mga anak nyo. Tapos pag-graduate, itong masaklap, wala mahanap na trabaho. Itong mas masaklap, graduate, nabuntis nung kapitbahay. Di ba? Kala mo, tapos na eh, di ba? Yung pala nayari. Nga, di ba? Iaasahan mo, aasa pala sa'yo yung magiging apo mo. So, kala mo tapos ka na, lola ka na, lolo ka na, bumibili ka pa rin ng diaper. Bumibili ka pa rin ng gatas. Tama? Tapos tumasaklap, after mabuntis, maghihiwalay sa'yo, di ba? Maghihiwalay na sila ng jowa, yung jowa makahanap na iba, yung anak mo makahanap na iba, iwan na yung apo sa'yo, souvenir. Bahala ka na dyan. Di ba? Kita tayo, pag 18 years old na yan. Tama? Tama? That's the story of the Philippine. The story of the Filipino. No? Tanggalin mo yung pangalan, palitan natin. Gawin natin Imelda, gawin natin Lisa, gawin natin Mary, 'di ba? Palit-palit pangalan, same story. 'Di ba? Yung tatay o yung nakabuntis, gawin natin Juan, gawin natin Richard, 'di ba? Palit-palit pangalan, same story. 'Di ba? Yung kapitbahay, gawin mong classmate, gawin mong kaopisina, gawin mong tricycle driver, gawin mong karpentero, 'di ba? Yun pa rin yung storya. The same story, you just change the name. Okay, so dito sa iFern, same story. You just change the name also. Zach Lopez, 51 million, no, in 1 year. Chano Nones, 18 years old, last year, 18 million. Okay, anong meron sa kanya? Ba't siya kumita ng 18 million? Yung nanay niya, 3 taon lang sa iFern, biglang namatay. Minana niya yung negosyo. Oh. Kayo, tumanda na kayo, may mapapamana kayo maliban sa utang. Wala. Wala kayong mapapamana sa mga anak nyo. OFWC, man ano napundar. O, nakapundar ng bahay, nakapundar ng lupa. O, tapos, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, walang pambayad ng bigas, walang pambili ng pagkain. Kasi, umuwi na eh. Pag umuwi na, tigil na yung sahod. Diba? O, may bahay nga. Wala namang lahat-lahat ng gastusin. Wala. Ano ending? Eh, di benta yung bahay. Benta yung lupa. Tama? May 3 kwarto, di gawin bed spacer, kada isang kwarto, 8 tao. Yan yung pagkakakitaan, di ba? So, you know, the Philippines is really sad, ha? Huh? Yung lolo ko, no, dumating ng Pilipinas, 1928, 9 years old. Okay? Wala na yung lolo ko, he passed away. Pero, before he was 60, he was already billionaire. Tama? Nanay ko, tito ko, lahat, nagmana, billionaire din. Kami magpipinsan, billionaire din. Yung mga anak ko, billionaire din. Kayo, empleyado. Diba? 3 henerasyon na kaming negosyante, kayo, 3 henerasyon kayong empleyado. Okay. Ano pinagkaiba? Pareho naman tayo nasa Pilipinas. Diba? Yung lolo ko, banyaga pa kasi dumating galing ibang bansa, 9 years old. Oh, kayo, di ba, panahon pa ng tausog, eta, nandito na kayo eh. Ano nangyari? Ba't di kayo umaman? Kung 3 henerasyon kami, siguro nakasampung henerasyon na kayo, di ba? Di sana lahat ng mga lupa inyo, di ba? Oh, ano nangyari? Ang pinagkaiba lang yung teaching, mindset.
the teaching of the Chinese, the Korean, the Japanese, the American. Mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Ako, bata pa ako, Tomani, Tom, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, ikaw ang magpapatakbo ng mga negosyo natin. Kayo, lahat, kaya ko i-prove, isa lang ang apelido ninyong lahat. Ito, sagutin nyo. Anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang putang ina, di ba? Magkakamag-anak nga kayong lahat. Napatunayan ko, di ba? Putang ina, isa lang ninuno nyo. Pareho lang turo eh. Oh, di ba? Napatunayan ko. Oh. So the Filipino will always be poor. Always. The Filipino will always be poor because of the poor mindset. So ngayon, nagsasalita ako dito sa harap ninyo, gwapo niya. Yaman niya. Pero huwag tayong sasali. Scammer yan. Huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala. I don't fucking care. Dumating ka dito, mahirap. Putang ina, di umalis ka, mahirap ka pa rin. Tama? I don't care. Please, huwag kayong mag-join. Please, huwag kayong mag-join. Kung isa lang matatandaan nyo, sabi ni Sir, huwag daw mag-join. Tangina, oh. Sipin nyo kayo. Hirap-hirap kayong makaipon dito. Menchi Magnayes Suarez, 10,000 reimbursement for Oppo, Reno 8 5G. La kayo pambili dito, pinapamigay lang namin. Resibo lang kailangan namin. Bigyan mo ng resibo, balik ko yung pera mo sa'yo. Fuck you. Di ba? Yung kwento to mga bilog-bilog kanina, di ba? Yung pinakamababa na rank, no, na may tinatawag na rewards and incentive team builder. Na mamaya magbilang kayo kung ilan yung team builder na tatawagin ko. Sila po yung baguhan. Katulad nyo, no? Hindi tumigil, inumpisahan, hindi tumigil. Kasi pag team builder, may 100 sa kaliwa, may 100 sa kanan. Parang ikaw, empleyado, nakatatlong taon ka na. Wow, tatlong taon ka na. Ano na meron? Wala, 500 pa rin. No, dito sa IPER, no? May 100 ka sa kaliwa, may 100 ka sa kanan. Kumita ka na ng 160,000 sa IPER, minimum. Tapos may 20 mil ka pang bonus ngayon. Okay? Sabihin ko lang yung pangalan niya. Mary Ann Candelario Razo, 20,000, rank advancement to field to team builder. Nandito ba siya? Upline. Oh. Wala, hindi ikaw ito. Ito po siya, bumili siya ng Louis Vuitton na belt. Yung 20 mil, binayaran namin. Okay? So, tunay po na Louis Vuitton to. Ha? Bawal po sa amin yung fake. Nasa tindahan po siya ng Louis Vuitton. Bumili siya ng belt. The average Louis Vuitton belt is 35 to 50,000. So, 20,000, sagot po namin. Okay? So, dito hindi lang pera. Bibihisan ka namin, bigyan ka namin ng kotse. Kasi gusto namin umangat, lumaki yung negosyo mo. Eh, pag gumawa kang tae, hindi lalaki negosyo mo. Gumawa kang mahirap, hindi lalaki negosyo mo. Kung nandito lang yung mga leaders, kita niya naman yung leaders ko, ganito rin ang forma, di ba? Si Matthew, di ba ganito rin yung forma? Yung relo niya, 1.2 million. Siyempre, mas mayaman ako, 18 million relo ko, di ba? 54 na ako eh, 19 lang siya eh. Sino kilala niyo 19 years old, naka-Rolex na 1.2 million? Wala. Si Matthew lang. Tama? Pagbaba niya, chedeng yung kotse niya. Siguro yung amo niyo dati sa pinagtrabaho niyo, naka-chedeng. Pero ilang taon na siya? The average age of a Mercedes-Benz owner is 50 years old. Matthew is 19. No? Lamang siya ng 30 years. Diba? Lamang siya ng 30 years, nagka-chedeng siya. Bakit? Ang sikreto, isa lang, Ifern. Okay? Oh, so ito, Joan Mercado Rabino, team builder din. No? 100 sa kaliwa, 100 sa kanan. Itong binili niya. Redmi Pro, 29,990. Yung 20 mil, binalik namin sa kanya. So yung Redmi, 30 mil,
lumabas, puhunan niya, 9,000 lang kasi yung 20, sagot namin. Oh. Sige, huwag kayo sumali para hindi kayo magkaroon. Enrique Malabanan Endaya, team builder, 20,000. Itong malupit, nasa Italy po siya. Bumili ng kotse sa ibang bansa, yung 20 mil sa amin galing. Ah. Mukha ba? Mukha bang foreigner? Mukha ba nasa ibang bansa? Tingnan mo yung plaka ng kotse. Oh. Okay? So nasa Italy po to. No? So yung 20,000, papadala namin sa kanila. Kayo, naghihintay kayo ng padala galing sa ibang bansa. Ito, Jezebel Peralta Posadas, team builder, 20,000. Ito, nag-shopping sa Lacos. 20 mil, sagot namin. Lahat ng pinag-shopping sa Lacos, 20 mil. Okay? So, dito, alam ka naman gumawa kami ng peke na ganito para sa inyo. Ano to? Nagsasayang na oras. Hindi na nga kayo sasali eh. Pag-aksayan pa namin kayo ng panahon. Baby Jane Gedukos Gutierrez, team builder, 20,000. Ito, Louis Vuitton. Yung binili niya, 30 mil. Yung 20 mil, babalik namin sa kanya. Resibo ng Louis Vuitton. Okay? So, this is proof, no? Of our marketing plan. Proof that the marketing plan works. Robeli Florento Gundayaw, 20,000, team builder. Nakalagay, loan amortization, 20,748 every month. Pati yung monthly sa kotse, sagot po namin. Okay, nakalagay, loan amortization, 20,000. Okay? So lahat ng pwede namin itulong para lumaki yung negosyo mo, ginagawa namin. Okay? Anyway, Sarah May Bayan Kalingasan, 20,000, team builder. Joy Catherine Hoson Avilla, team builder, 20,000. Ito, after team builder, field manager. 300 sa kaliwa, 300 sa kanan, 50,000 naman yung matatanggap. Pagka field manager, ang kinita mo sa iPern, 480,000 na. Iba po yung income, iba po itong rewards and incentive. Karagdagan po to. Ginagawa mo lang yung negosyo mo, pero may dagdag kang bonus. Sa trabaho mo, dagdag trabaho, walang dagdag sahod. Tama? Nag-OT ka na nga, sabi ng boss mo, TY. Kaya OTY. Ang ina. Gina Lopez Masongsong, field manager, 50,000. Tingnan nyo. Construction material, worth 54,000. Hollow block, kisame, yero, buhangin. Sagot pa rin namin. Kayo, kumusta? Paku nga, wala kayo pambili. Elia Santoyo Flores, 50,000, field manager. Again, kumita na ng kalahating milyon, may 50,000 pa sa iFern.
Ito, monthly amortization siya. Sabi niya, Suzuki Ertiga with plate number NED1636. Okay? So, itong 50,000 niya napunta sa monthly amortization nung Suzuki Ertiga kotse. Okay? So, another one, Lot Campo Clarito, 50,000, field manager. Patahimik na kayo, natulala na kayo. Eddie, wow, tingnan mo. Gold ring for men, 24 karat, 70,000. Pati alahas naka-charge sa amin. Yan, no? Bumili siyang sing-sing, 70,000, 50,000, sagot namin. Para sa mga nagduda, ayan, no? Raymond Bryan Jewelry. Nandyan yung resibo. Ha? Teka, tingnan natin, baka may picture ng alahas. Teka, baka nakakabit dito. Sabi niya, fuck you, huwag kang sumali. Diba? Oh, nandiyan yung sing-sing niya, 70,000. Oh, pag hindi pa member, sabi niya, fuck you, huwag kang sumali para wala kang sing-sing. Diba? Oh. Rosario Quizon Abrenica, 50,000, field manager. Ano rin to? Construction material rin yata to. Mga ano-anong screw. Teka, hanapin natin yung... Ano mo, yan o, semento, paint roller, pati ano, inodoro, nakalagay. Yung mabuhay poso, di ba? Ano mo to, poso negro? Tingnan natin kung baka may picture na ng bahay dito, di ba? Oh, Bulkasil, oh. Grabe. Ayun, sabi niya, thank you so much, Lord, for the before and after gift for us. Old bahay kubo na sinira ni Odette, now binago ni Eifer ng lahat. Nakita niya yung bahay niya na nagiba dahil sa Odette. Okay. Tingnan niyo yung Facebook kumikita, di ba? Picture lang ng Facebook, may kapalit, 50,000. So sabi niya dito, kung may una, may susunod, dream car naman ang i-attract natin. Huwag ka sumali, may dream ka naman eh. Pero hindi magkakatotoo. Dito sa iFriend kasi, nagkakatotoo. Okay na yon dream. Pagtulog, bago ka matulog, mahirap ka. Nung nakatulog ka na, mayaman ka. Pagising mo, mahirap ka pa rin. Eto, reward and incentive for field vice president, 90,000. Okay, field vice president po, 750 sa kaliwa, 750 sa kanan. Tingnan natin anong binili niya sa 90,000. Car amortization, 127,000 Toyota. Okay? Ang nakuha niya, 90,000. Okay? Dun sa 127,000, 90,000, sagot ni Ifern. Okay ba yon? Di ba? Okay na okay. So ito, no, kasi nung Tuesday, nagbasa na ako ng mga cheque, no? 1,800,000. Medyo maraming cheque nung Tuesday. Today, I have 3 checks left, no? I don't know kung nandito itong mga tao. So, I have 3 checks here. Okay. Unahin ko sa mababa. Di ba, kunento sa inyo yung one account. Okay, so one account is 9,500. 3 accounts is 28,500. Oh, ito, 3 accounts. Okay, nag 3 accounts siya. First account, ang kinita, 35,200. Second account, 36,800. Third account, 41,600. Kada account, okay yung kita, di ba? Pero pag isa ka lang, 35 ka lang.
Tama? Since ginawa niyang tatlo, may 35,000 na, may 36,000 na, may 41,000 pa. No? Nagdagdag lang siya ng puhunan, tatlo na yung pinagkakitaan niya. Okay, so total 113,000. Ang tax po, 11,000. Yung sahod mong minimum wage, after the deduct-deduct, parang ito lang yun. Samantalang dito, tax lang po yung 11,000. Wilma Aguila Agustina, net amount 101,640. Oh, nandito, may tunay na tao. Yung mga, hindi totoo yan. Peke yan. Pick na mga pangalan, oh, tangin na tunay na tao. Oh, di basag kayo ngayon. Picture tayo, sir. So, sir, patunayan mong tunay kang tao. Oo, anong pangalan mo? John Ray Agustina po. Okay, so kaano-ano mo si Wilma? Asawa ko po. Okay, anong trabaho ni Mrs. or anong negosyo ni Mrs.? Teacher po. So, nagtuturo siya ngayon kaya wala siya dito? Opo. So, ikaw, anong trabaho mo? Wala po. Wala. Tangan na swerte mo ah. Tagakuha ka lang ng cheque. Iba. Ikaw nang pinagpala. Engineer. Oh. Engineer na walang trabaho. Kasi full-time ka na ba sa Ivern? Opo. Nag-full-time na po ako. Okay. So, nung engineer ka pa, magkano yung sahod mo? After ko po makagraduate ng engineering, ay hindi na po ako nagtrabaho. Late na po kasi ako nakagraduate. After kong maging empleyado, nagnegosyo, then bumalik sa pag-aaral, tapos pagbalik ko po, ayun, nag-Ivern na po ako. So maganda yung natutunan mo sa pag-aaral, no? Oo, kasi, di ba, natuto ka eh. After mong graduate sa pag-aaral, hindi na ako mag-empleyado, mag-Ivern na ako. Oh, so, sino nag-umpisa ng negosyo? Ikaw o si Mrs.? Si Mrs. po. Okay. So, magkano yung sahod ni Mrs. as a teacher? Nasa 52. So, magkano dati dapat paabutin to para mag-resign na rin si Mrs. sa tingin mo? Mga 400, sir. Pag 400, makukonbinsa natin si Mrs. So ngayon, hayaan muna natin siya maghirap doon pagiging teacher. Ano yung schedule ni Mrs. bilang teacher? Ano po? 7 to 4. 7 to 4. Anong oras siya gumigising para makarating sa school ng 7? Ano po? 5 o'clock po. 5 o'clock. So ikaw, tulog ka pa noon? Nagising na din po. Iyahatid mo ba siya or pinapanood mo lang siya magbihis? Parehas po. Parehas. So, nagising ka. Oh, ingat ka. Di ba? Tapos after niya magbihis, sige, ingat. Tapos tulog ka na ulit. May kiss muna po yun. Bago. After mo mag-kiss, aalis na siya. Tapos ikaw. Tama. Sarap ng buhay mo. So, 52,000 yon. Gigising ang alas 5. Tapos, alis siya, no? Alas 6. Isang oras yung biyahe, ganun? Nasa mga ganun ba? Okay. Masipag siya. Tapos, halang nga alas 4. Ano oras siya makabalik? Mga 4:30 po, nasa bahay na po. Malapit lang. Okay. Tapos, ikaw, ano naman yung ginagawa mo sa buong araw? Grind po ako. Okay. So, yung ganitong income, ano to? San linggo, isang buwan, isang taon, tong 101,640 na cheque mo. Gano'ng katagal mong trinabaho yan? San linggo po. Ina, isang linggo. So, dati mong mga pinagtrabahuan, dati mong negosyo, kumita ka ba ng ganyan sa isang linggo? Hindi po. So, bakit hindi natin makumbinsi si Mrs. na samahan ka para maging 300, 400 yan, o 500? Kasi kung kaya mo mag-100 sa isang linggo, kaya mo mag-400 sa isang buwan, tama? Opo, kakayanin po. So, anong problema? Kasi pag may 100 ka na, magpapahinga ka na next month na ulit, ganon. Hindi po, dere-derecho po ako. So, ano yung pinakamalaking kinita mo sa isang buwan? Nasa 180 na ganun buwan. 180. Eto, 101,000 sang linggo. Tapos buong buwan, 180. Hindi ka sinungaling ka. Hindi ka every week. Diba? 2 weeks ka lang nagtrabaho. Opo. See? Sabi na eh. Gusto mo ba kumita nung katulad nila Zach Lopez, yung 5 million naman? Yes po. Sa tingin mo si Zach, pagka kumita na ng 100,000, magpapahinga na? Hindi po. Pagka kumita na siya ng 180,000 sa 2 linggo, magpapahinga na siya? Hindi po. Eh, ba't mong ginagawa yon? Natutunan ko na po ngayon kay, yun, sa akin pong upline na... Sino upline? Si Apshe po. So, si Apshe, tuloy-tuloy.
Hindi katulad mo, dalawang linggo lang. Okay. So, kailan mo umpisahan yung araw-araw? Sa tunay po, inuumpisahan ko na po siya. Simula po nung nakinig ako sa kanya na sinabi niya na hindi lang ito ang kayang ibigay sa'yo ni iPhone, magdiretso ka lang. Sabi ko, tama. So, anong target mo ngayong December? Sana maabot ko po yun. Yung ano? Yung 180 ulit, ganun? Hindi naman. Sana mas malaki pa po. Ano yung mas malaki? 181? Mga naka 250. 250, okay. Abangan kita 250, ha? Ha? So, yung sa January, ha? Na top D, dapat 250. Ha? Tatandaan ko tong pangalan, Wilma Agustina. Ha? 250. Apo, shout out ko lang po siya, nanonood siya ng live. Hi, Mrs. Mag-resign ka na kasi tangin na, hindi na kayang 250. Tulungan mo na to kasi hindi ko pipirmahan yung cheque pag hindi 250. Okay, palakpakan natin yung huli niyang cheque sa iPhone. Kasi pag hindi na 250, hindi ko na pipirmahan. Okay, congratulations on your last check. Last check na 100,000. Kasi yung next 250 na. Oh, so, nakita na natin yung 3 accounts. Okay, eto, 1, 2, 3, 6 accounts. May partida, hindi niya tinodo. Hindi niya winidraw lahat yung 7, 6 lang. Para meron pa siya pang next month. Actually, no, pang next week. Okay, so first account, maliit lang, 1,6. Pero siya may 1,6, ikaw wala. Pangalawa, 4,008. Oh, so dahil nagdalawang account siya, may 1,6 na may 4,008 pa. Pero itong malupit, may pangatlo, 5,008. May pang-apat, 6,003. May pang-lima, 41,600. May pang-anim, 72,000. Okay? So net amount, gross amount, 132,100. Yung tax po, 13,200 ang tax. Okay? Net amount, 117,690. So tawagin natin siya, alamin natin kung isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, nakita po ito. Saldi de la Cueva Santos or Shirley Dimapili Santos, 117,690. Okay, so downline mo to, ha? Si Tamad. Okay. Okay, so ano to? 1 month, 1 week, 1 year. Ano tong income na 117,000? Sabihin mo sa audience natin. 1 week po. Oh, 1 week. Okay, so yung downline niya, 100,000. Upline, 117,000. 1 week. So, ganun ka nakatagal sa iFern? Mag 5 years po sa Feb 2023. Oh, so, pangmatagalan pala si iFern. Magpa 5 years ka na. Kasi kala nila, 5 months lang, sarado na tayo. So, kwento mo sa kanila, magpa-5 years ka na. Nung unang buwan mo, 100,000 kaagad yung kita, tama? Hindi po. Ay, tangina, hindi pala. So, magkano? 300,000? 3,200. 3,200. O, pagka sila ayaw na nila yun, ba't ka pa nagtuloy? 3,200 isang linggo? Wag na. Ba't ka nagtuloy? Kasi po, papapaltan ko na lang siya kasi nakaranas ako, inutang ko siya, pinawalan ako eh. Tapos, inutang ko siya sa Bombay, may interest. Tapos, kay iFern, papapaltan ko na lang. So, sabi ko, may pera sa iFern. Idodoble ko, ititriple ko, itatimes 4 times 5, marami pong pera sa iFern. Yun lang po yung ginawa ko. So, ibig sabihin, kumapit ka. No? Inumpisahan mo, kumita ka, tinuloy-tuloy mo na. Di katulad nung downline mo, 2 linggo lang. So, anong sa tingin mo yung in total, how much ang kinita mo? 5 years ka na dito, in total, how much ang kinita mo sa iFern? Mag 20 million na po kami yung accumulated. Hindi sila naniniwala? Hindi sila naniniwala? 20 million, tangina, wala sa itsura. Oo. Oo, yung sapatos, 50,000 lang. Yung relo, 1.5 million lang. Ay, sorry, ano pala to? 1.8 million pala yan. Oo, wala ka naman sa itsura. Anong kotse mo? BMW. BMW, alam mo ibig sabihin nun? Buhok mo, wig.
Yun ang alam nila. Hindi nila alam ang totoong meaning ng BMW, Bavarian Motor Works. Oo, hindi nila alam yun kasi ang alam lang nila, buhok mo, wig. Wala kasi silang pambili. So, gano'ng kakatagal bago ka nakabili ng BMW? Yun yung unang kotse mo sa Ivern? Ertiga, Suzuki po. Oh, Suzuki, Ertiga. Sa kanila yung Suzuki nga, wala sila, Ertiga pa. Kano yung Suzuki, Ertiga? 900,000. Magkano ang down payment, magkano monthly nun? Yung dinown po namin last 2019, 88,000. Tapos ang down payment, ang monthly niya, 18,000. 88,000, wala naman sila nun. 18,000, mas lalong wala sila nun. Diba? So, ba't ka nagkaroon ng Suzuki Ertiga? Sa Ifern lang po. So, gano'n ka nakatagal sa Ifern bago ka nakabili ng kotse? Mga 32 years, gano'n. 1 year doing Ifern po. Yes. So, eto ang advice ko sa inyo, ha. Pagdudahan nyo muna kami ng 1 year. After 1 year, sabi niya, putang ina, lahat sila yumaman. Tignan nyo yung kaliwa nyo. Eh, tignan nyo yung nasa kaliwa nyo. Lahat kayo, tignan nyo yung nasa kaliwa nyo. Tapos tignan nyo yung nasa kanan nyo. Sabi nyo, sabi mo, buti ka pa, yumaman ka kasi sumali ka. Sama, buti ka pa, umasenso ka kasi trinabaho mo. Diba ako, wala akong ginawa. Okay? So 1 year lang, nagka-Suzuki Ertiga ka. Tapos, after that, ano yung major na binili nyo? Yung pangalawang kotse ba, bahay ba, lupa ba? Ano yung next na binili nyo after Suzuki Ertiga? Yung bahay po. Okay, so anong binili nyo? Lupa ba o may bahay na siya? Ano yung binili nyo? Yung una po, lupa, kinash po namin, 1.5 million. 1.5 million! So, meron ka nang ang kotse, so gano mo naman katagasi, nakaipon ka 88,000, dinown mo, di ba? Tapos, di every month, may 18. So, lumabas ba? Lumaki ba yung negosyo mo nung nagkakotse ka? Lumaki po siya. So, bago ka magkakotse, magkano yung kita mo? Tapos, yung may kotse ka na, magkano na yung kita mo? Nag-rearrange na po ako ng nasa 200 to 250,000 per month. Nung may kotse. Nung walang kotse? Ano po? 10,000, 20,000. Ano yung pinakamataas bago ka magkakotse? Nag-100,000 ka ba bago ka magkotse? Hindi po. So, inipon mo yung 88, no? Kunyari, kumita ka ng 20, magtatabi ka ng 3,000, kumita ka 30, magtatabi ka 5, hanggang maubo mo yung 88. Tapos naglakas ka na ng loob na bumili ng kotse. So, nung nagkakotse ka na, lumaking negosyo mo kasi naniniwala na yung mga tao eh. Dati wala kang kotse, ngayon meron na. So, dahil may kotse ka na, bumilis na yung mga sumasali sa'yo, mas mabilis na rin magbenta, mas malayo na rin nararating mo, so nagto-200 ka na. Tapos bumili ka na ng lupa, 1.5, inipon mo yon. So, kunyari, kumita ka 200, 300, nagtatabi ka, 100, kinash mo yung 1.5 million. Okay, so after mo kinash yung 1.5 million na lupa, ano nang ginawa mo? Ano po, yun, yung bahay naman po. Kasi lagi sabi ko nga, ang daming pera kay Ifern, depende lang sa'yo kung magkano yung gusto mo. Laging tanong ko kay husband, sabi ko, para magkano yung kailangan mong pambayad sa mga magtatrabahador at saka dun sa mga gamit. Para alam ko po yung galawan ko weekly. Para continuous po yung income niya. So, yun po, natapos po yung bahay namin in 6 months lang and then 6.5 million po yung inabot niya. So, lumabas parang less than 1 year na kinita mo yun, yung pagpapatay ng 6.5 million. Yes po. So, nag-a-average ka ng mga 500,000 a month. Okay, so during that period na nagko-construction, ano yung mababa na income mo, ano yung mataas per month? Mababa po yung 300, tapos nagpa 500,000 na po kami. 3 to 500, tapos 6 months natapos yung bahay. Gano'ng kalaki yung bahay ninyo? Yung lupa, tapos yung floor area ng bahay? Yung lupa po, 300 square meter, and then yung bahay po, 200 square meter up and down po siya. Okay. So 300 yung lupa, yung bahay, 400 square meter yung floor area, dalawang palapag. Malaki na ba yun? Para sa inyo may hirap, malaki na yun. Huh? Para sa kanya, you know, good achievement, pero mas mura sa relo ko yung buong bahay mo, pati yung dalawang kotse mo.
Pero may next step pa naman, doesn't end there. So nung nagkaroon ka na ng bahay na 6.4 million plus 1.5 million lupa, ano naman na yung next na pinundar nyo? Yung pong BMW po, nitong 2022 January. Okay. So magkano yung BMW? Nag-down po kami ng 1.5 million po. Okay. Yung monthly po, nasa kulang-kulang 70,000. Okay. So meron kang 1.5 million na down payment, 70,000 yung monthly mo. Yung Ertiga, tapos na yon, naghuhulog ka pa rin doon? Inuhulugan pa po, pero patapos na rin po siya. Okay. So meron kang 70,000 para sa BMW, meron ka rin 18,000 para sa Suzuki Ertiga. So dalawa ng kotse nyo ngayon. Okay, sila ni isa, wala. Ay, pero pinagdududahan tayo, no? Mundo talaga eh. Langa sila pambili ng gasolina eh. So yung panggasolina mo, saan galing? I-Fern po. Libre. Libre lang po. Talaga? Paano naging libre? Doon po sa mga e-points natin, converted into fuel, libre lang po. Pati gasolina, libre. Ano to, yung Petron card ba to? Yes. Meron ka ba nun? May dala ka ba? Yes. Nasaan? Patingin nga. Nasa bag, pairam nga yung bag ni ano, pakita natin dito sa mga nandududa na walang pambili ng gasolina. Wow, Fendi! Shit, magkano yung bag mo? 175,000 po. Abe. Sa Green Hills to, di ba? Sa Green Hills? Yes po. Green Hills? Yes po, sa Green Hills. Sa Green Belt po. Green Belt, Makati. Sorry. Sige, labas mo. Labas mo yung wallet mo. May pera ka ba dyan? Hindi, kasi nagsabi kang Green Hills, pinagdududahan ka na nila. Eh. Sige nga. Sige nga. Ay, putangin na. Hindi Green Hills to. Hindi Green Hills to. Pakyo kayo. Balik mo na yan. Di basag yung mga nandududa sa'yo. Baka may iba ka pang pera dyan? Yabangan natin sila kasi mga bashers eh. Ito po, Petron card. Nakatatak po, I-Fern. Okay? So, pag nagkakarga po ng gas, kinakaskas lang to. Okay, so hindi po problema yung mahal na gasolina sa I-Fern. Meron pong Petron card. Nakita nyo I-Fern logo. Tapos ito, Luxury Car Club logo. Kasi po, naka-BMW po siya. Hindi lang I-Fern logo, nakalagay Luxury Car Club logo. No? Tapos may pangalan Shirley Santos, no? Oo, may pangalan pa, di ba? Sa inyo, yung walang halaga yung pangalan nyo. May pera ka pa bang iba dyan? Yabangan natin sila. Parang may nakita kong bundle dyan eh. Ah, puro card na. Okay. So, 170,000 yung bag mo. Galing Green Belt. Ha? Tapos may pera sa loob, may Petron card, naka Rolex ka. Itong mga diamond, mga alahas mo, magkano yung mga yan? Nasa 300,000 po. Abe, di ba? Yung buong katawan niya, pwede sanla. Ibang level. Talagang pera sa I-Fern mayaman. Anong gusto mo message sa kanila? Magdire-diretso lang po talaga kasi mahirap po ang mahirap. Mahirap din po ang masipag na walang resulta at naghihirap pa rin. Pero dito kay I-Fern, maghihirap ka pero worth it. Alam mo yung susundan mo, alam mo yung mangyayari sa'yo, magiging mayaman ka. Okay, thank you. Palakpakan natin si Shirley. Congratulations. So, napakita natin yung tatlong account. Napakita natin yung anim na account. Ito, dalawa lang. Dalawa lang. First account, 85,000. Second account, 179,000. So net amount, 264,000. Tax, 26,000. Net amount, 237,000. 18 years old. Christian Stellar Nones Tapia. Okay? So kayo, yung mga apo ninyo, 18 years old, mga anak nyo, 18 years old, no? Walang nganga lahat, di ba? Gumagawa pa ng gulo. Gumagawa pa ng skandalo. Okay. Okay. So, Chano, pangkaraniwan ba to? Every week ba to? O bigla, minsan lang mangyari sa'yo yung 200,000 one week? One week po. Every week po. Every week. Every week. Ha? So, pag nagdududa po kayo, balik po kayo next week, Thursday. Nandito ulit si Chano. Sige, pakita natin. Picturean nyo to para, hindi,
picture lang nyo kasi next week pagbalik nyo, pala, ay tangina, iba yung cheque. Oo, iba pala. Kala namin inuulit-ulit lang yung cheque every week. Iba-iba pala. Okay. Sige, dito, pakita rin natin. Sige, pwede nyo ipasa sa likod ha, kung may interesadong makakita. So, chano, shit, Fendi ka rin. Kano tong t-shirt mo na Fendi? 40,000 plus po. T-shirt, 40,000. Pang down payment na ng bahay. Pang down payment na ng kotse. T-shirt lang dito sa Iper. Itong Balman mo na cup. Hindi ko po alam. Regalo po sa akin ng tito ko. Grabe, regalo. Tito, magkano tong cup na to? Putang ina, 16,000. Sahod na ng isang buwan. Dito, sombrero lang. Tapos, regalo lang. Regalo. Itong pants mo, branded din ba to? Sa ano lang po to? Sa H&M lang po to. H&M. Pagka H&M, mura ba yun? Magkano ba sa H&M? Parang nasa 2,000 po. Wala rin, hindi nila kaya yung 2,000. Para sa kanila, mahal na yon. Yung 200 nga, hindi nila kaya eh. So, para sa kanila, branded pa rin yung H&M. Sa atin, mura na yon. Sa kanila, mahal yun. Itong shoes mo, ano yan? Louis Vuitton po. Ay, Louis Vuitton. Magkano yan? 60-something po. Hindi ko na ma-recall yun. Pagka bumili ka ng 10, kapresyo na nung sapatos ko. No? Di bali, 18 pa lang siya, 54 na ako. Tandaan nyo, ha? Bata pa siya, matanda na ako. Pero mas mukhang matanda kayo lahat sa akin. Itong relo mo, magkano? 1.8 million pesos po. Ah, sige, iganon mo, pakita mo. 1.8 million. Oo, yung bahay na pinapangarap ninyo, suot niya lang sa kamay. Oo. Grabe, di ba? Oo. Lahat ng mga single dito, never kayong nagka-jowa ng ganito kayaman. Lahat ng nanay, tatay, lola at lola dito, never kayo nagkaroon ng anak or apo na ganito kayaman. Okay? Hindi naman sila anak mayaman, no? Si lola hindi naman mayaman, si mami hindi mayaman, si tito hindi rin mayaman, no? Lahat yumaman lang dahil sa Ifern. Okay? Alam niyo tong relo na to? Pangatlong Rolex na niya yan. Pangatlo. Yung dalawang unang Rolex niya, isang kalahating milyon, isang milyon. So, pangatlo na yan. Minessage niya ako, Sir Tom, gusto kong bumili ng bagong Rolex. Sabi ko talaga, anong klase? Sabi niya, Sir, yung sports. Sige, magtatanong ko sa supplier. Sabi ko, gusto ni ano, nung 18 years old namin na bata, gusto daw ng Rolex. Bigyan mo ko ng mga options. Nagpadala, may kulay blue, kulay green. Nagustuhan niya, Sir, yan yung gusto ko, yung green, Ipern color. Sabi ko, magkano yan? 1.8 million. Siyempre, kinabahan ako, 18 years old, 1.8 million. Minessage ko siya. Sabi ko, Chano, yung gusto mo, 1.8 million. Sagot niya, okay, sir, go. So sabi ko, paano mo babayaran? Ano yung sagot mo? Magda-down po ako. Magda-down payment ng... Noong una po, nag-ask po kayo kung magkano yung down payment. And hindi ko alam kung ano yung usual kasi first time kung mag... Yung mga ganong... usapang million, kumbaga, ganun. And bigla ko na lang pong nasabi, 800,000. Kumbaga, 1.8 million po kasi yung watch. And yung naisip ko po na down payment na lang po yung putal sa 1.8 million. Which is 800,000 po. Tapos po yung natirang 1 million po, ano, 4 gives. 1.8 million... 800,000 down payment, yung 1 million, 4 gives. 4 gives. So yung 1 million, 250,000 every month. Okay? So anong average income mo monthly sa Ifern? 1.3 million po ang average. Okay? So kahit na magbigay siya ng 250,000 every month, meron pa siyang 1 million na natitira. Oh. So kayo, nga. Nga. Duda pa more. Diba? Kaya sinabi ko, wag na wag sumali sa Ifern. Yung mga miyembro na wag gumalaw. Oo, yung lahat ang napakinggan dito, kalimutan. Paglabas dito, walang narinig. Oo, maghihirap. Ituloy yung paghihirap. No? Hintayin natin yung 2023. Para buong taon, hanggang 2024, mahirap pa rin. Okay, thank you. Palakpakan natin si Chano. Grabe. T-shirt, 40,000. T-shirt, 40,000. Okay.
So, anyway, it's almost 8 o'clock, no? Meron akong, dinner. Meron kaming bagong restaurant na tinayo dito. So, binuksan lang today para makapag-party kami. Pero mga December 20 plus pabubuksan. We'll invite the Million Dollar Club, no, to see our new restaurant. So, tinayo namin to para medyo malapit sa Capitol Commons lang. Pwede gamitin yung e-points. Para, di ba, lifestyle points. Kain ka doon, pirma-pirma lang. Okay. So, another perks, no, for iFern. Okay. Kasi nakita namin, di ba, madalas ay kumain doon sa restaurant malapit dito, di ba, tangina, pinagkakakitaan tayo, di ba? Grabe, pagka kumakain tayo, pinapasara natin yung restaurant, eh. Ganun kami, pinapasara namin, pag natapos kumain, 300,000 bayad namin, di ba? Sabi ko, pinagkakakitaan yung mga iFern member. Dapat magtayo tayo para akong kikita sa kanila. I mean, para matulungan natin sila. mali. Para pwedeng gamitin yung mga card nyo, di ba? Yung mga e-points, luxury points, Petron card, Jordan. Tumatanggap kami kahit Sodexo, tatanggapin namin yan. Basta iFern. Pakita mo lang ID, pirma ka Joseph Nones, takin na huwag ka na magbayad. Kukolektahin lang namin sa commission mo. Okay? So, malalaman nyo pag nalaman ko na. Kasi mamaya pa lang ako pupunta eh. Basta tagalabas ako ng pera. Pag nandun na, ito pala yung pangalan ng restaurant. Mamaya pipicturean ko, send ko sa inyo. Pero I'm not joking, ha? We own this restaurant. So, soon you will find out, no? Kasi, shit, di masarap. Hindi muna tayo magbubukas. Pag sinabi ko, shit, masarap, magbukas na tayo. Diba? Siyempre, titikman muna namin. No, katulad ng lahat ng produkto ni iFern, ako muna yung tumitikim. Kanina, alam mo ba, 4 na klaseng kape yung tinikman ko kanina. Kasi meron tayong ilalabas na bagong kape. Oo. Kaya, feeling ko hanggang bukas gising ako. Kasi, sabi na, sir, ito yung letter A. Okay. Letter B. Letter C. Letter D. Tapos balik ka ulit sa letter A. Ano sabi ko? Pero masarap sila, masarap. May vitamina rin. Malalaman nyo soon. Meron kami mga maraming pasabog na collab. Maraming kami bagong mga pasabog. So, yung mga hindi pa pong miyembro, huwag pong sumali. Nakakayaman. No? Nakakayaman. Maraming pasabog. Mahirap po magbilang ng pera. Diba? Ba't kayo bibili ng kotse? Wala naman kayong parking lot. Tama? Sakit sa ulo. Diba? Para hindi kayo mamblema sa gasolina, hindi kayo mamblema sa tollgate. Diba? Doon lang kayo sa initan. Pila, ganun. No? Yung 6 na oras na kayo nakapila, wala pa rin masakyan. Yun, ganun. Yun yung bagay sa inyo. Okay. Sino yung gusto ng magandang Christmas? Gusto magandang Christmas? Bakit taon-taon, bokya Christmas niya? Tama? Taon-taon, walang pambili ang aginaldo. Taon-taon, hindi masarap yung handa. Di ba? Taon-taon, budget. Bakit? Tamad. Tama. Mabuti si Madam Anes. Tamad. Pero the most important reason, hindi pinaghandaan. Okay? The Philippines have the longest Christmas celebration. September pa lang, nandiyan na si Jose Marichan. Kumakanta na siya, nagre-remind na sa inyo. Nakikikanta kayo, pero hindi nyo naman pinaghandaan. Tama? Parati, ilan araw ko na itong sinasabi, Pilipinas lang ang may 13-month pay sa buong mundo. Lahat ng bansa, walang 13-month pay. Seaman, walang 13-month pay. OFW, walang 13-month pay. No? Walang Christmas bonus sa ibang bansa. Philippines lang. Okay? So, bakit? Kasi inimbento nung gobyerno at ng negosyante yung 13-month pay para kasi naawa sa Pinoy na hindi marunong humawak ng pera. Kaya nagbigay ng 13. The first few years of the 13-month pay was amazing. Kasi yung mga Pinoy na hindi maganda yung Christmas, nagka 13-month pay, may budget na para sa Noche Buena, para pang outing, no? Para pang excursion, no? Para magkasiyahan yung pamilya, para makabili ng aguinaldo, di ba? Pero since nasanay na sa 13-month pay, di ba? Nakalimutan na yung spirit of Christmas, January, February, pag nagipit, inuutang na yung 13-month pay. Tama? So, nung una, okay naman. Pagdating ng Christmas, wala. Pangit yung Christmas, pero nabayaran yung utang.
After that, tangina, two times nang inuutang yung 13-month pay. Pautang ng ano, bayaran kita sa bonus. So, nakuha na, nag-gastos. Pautang, babayaran kita sa Christmas bonus. Pagdating ng Christmas bonus, dalawa na yung nangongolekta. Isa lang yung 13-month pay mo. So, hatiin mo na sa dalawang tao yon, di ba? Itong masaklap, tatlo na yung inutangan, apat na yung inutangan. Nabaonan ng baon, uutang sa iba para mabayaran yung utang na inutang sa iba. Di ba? Wala na, gulo-gulo na yung buhay mo. Pero every year merong opportunity. Kasi inutang mo man o hindi, di ba? Pag hindi sa kumpanya mo inutang, makukuha mo pa rin yung 13-month pay. So meron akong paraan para 2023, mas maganda na yung buhay mo. Yung pag nahawakan mo yung 13-month pay mo, bago mo itabi or bago mo ibayad sa pinagkautangan mo, padaanin mo muna sa iFern. Eh, bakit? Kasi si iFern lang ang kumpanya na pag nagbayad ka ng puhunan mo dito, yung makukuha mong supot, no? Or standard, premium, premium plus, katumbas, no? Lagpas dun sa binayaran mo. Okay? Sasabihin mo, eh, galing din ako sa ibang networking company, ganun rin naman. Hindi nga katumbas, eh, times two. Meron pa nga times three. Meron problema sa bote, 3.5. No, 60 capsules, 3.5. Pag medyo mura-mura, isang bote, 60 capsules, 2.5. Sinong bibili pagka 2.5? Mag-alok ka, subukan mo. Kahit na pampatangkad, pampatubo ng buhok, di ba? 2.5 isang bote. Mabilis ibenta, imposible. 3,000 to isang bote. Kaya? Hindi. Dito sa iFern, pag sinabi namin katumbas, pero yung pinakamabenta namin produkto, Pern D60s, bilyon ang benta namin sa produkto na to. Siya lang yung may apat na World Branding Awards from Kensington Palace, London, England. 680 pesos, 60 capsules. Kaya ba yun ibenta? Hindi. Kayang-kaya. So yun yung pinagkaiba, yung ibinayad mo sa amin, whether 9.5, 28.5, 66.5, yung laman na produkto, abot kaya yung presyo, de kalidad, world class, awarded globally and internationally. Tsatsagain mo lang mag-alok, mabebenta mo yung laman, babalik yung puhunan mo, pwede mo nang bayaran yung pinagkautangan mo. Papadaanin mo lang sa amin, hindi ko sinabing iwan mo dito. Padadaanin mo lang. Kasi pag nabenta mo yung laman, balik na yung puhunan, yung babayaran mo, bayaran mo na. Or kung gagamitin mo yan sa Noche Buena, may 10 araw ka pa, no? Or 9 days left, benta mo yung lahat ng laman, bumalik na yung pera, edi mag Noche Buena ka. Di bumili ka ng aguinaldo. Pero pagpasok mo ng 2023, tangina iba na. Kasi may negosyo ka na. Okay? And on January 28, itatak nyo, January 28, 2023, we have the kick-off event in SMX MOA. 5,000 lang ang kaya naming papasukin kasi yun lang yung kasya sa venue. Ihanda nyo na yung araw na yan, no? Ihanda nyo na yung pambili nyo ng ticket para pagdating ng January 28, pag-usapan natin kung paano namin kayo payayamanin in 2023. Okay, so yung ngayon, Christmas lang muna. Yung mga miyembro na, pero hindi gumagalaw. So ngayon, nandito kayo, na-inspire kayo, na-motivate kayo. Ako, nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng utos. Gusto nyo umasenso, gusto nyo magandang Christmas, kailangan bumili kayo ng produkto para may pangbenta kayo. Tama, magbenta kayo para every day, no, for the next 9 days, meron kayong kita, meron kayong benta, meron kayong pang Christmas. Kasi kung hindi kayo gagalaw, hintayin nyo nang hintayin, dadating yung 24 nga kayo. Okay? Buong buhay nyo, wala nagtuturo nito, ako lang. Kung hindi pa kayo makikinig, wala na akong magagawa. Diba? Kung malungkot ang Christmas nyo, kung nga kayo, tangin na, sisihin nyo yung sarili nyo. Huwag nyo sisihin ng Diyos, huwag nyo sisihin yung kapwa nyo, huwag nyo sisihin yung si Duterte, si BBM, si Lenny, si Isko. Huwag nyo sisihin ng ibang tao, sisihin nyo yung sarili nyo. Diba? Nagdadasal kayo, naghahanap kayo ng kasagutan, tangin na, ito na yung kasagutan, sinasabi ko na sa inyo. Hindi ako sugo ng Diyos, pero mission
vision ko, dedikasyon ko na to, no, na tumulong sa ordinaryong tao na yumaman. Kung hindi, ba't ako magsasayang ng oras dito sa inyo? Yung mga kasosyo ko nandun na, kumakain na, nagiinuman na, ako kaharap ko kay mga patay gutom. I mean, sorry, mga walang makain pala. Sorry. Eh, mukha kasi talaga yung gutom. Sorry ha, pag masakit ako magsalita, talagang tangina, ganito lang talaga ako. Pero, yung mga leaders, love na love ako. Sabi niya, grabe, nung isang araw, sabi, sir, sabihan mo ko ng magic words. May pera siya. Nag-family package. May cheque na malaki. Asawa ng seaman. May mga ibang negosyo. No? Sabi niya, sir, sabihin mo, anong magic words? Sabi, sir, murahin mo ko. Eh di wow, sabi ko, for the first time in 17 years, may nag-request na murahin ko daw. Sabi niya, sir, kasi lahat na minumura mo, yumayaman. Pero may pera siya, kaya niya mag-family package. 330,000 in-invest niya. Yung mister niya, kalahating million yung padala every month. Pero, nagninegosyo siya sa iFern. At gusto niyang murahin ko siya para lalo pa daw siya yumaman. Okay? So kung nasasaktan kayo sa sinabi ko, bakit kayo nasasaktan? Kasi totoo po siya. Pag hindi kayo nasasaktan, ibig sabihin, tanga kayo. I mean, hindi nyo naintindihan. Okay, so ganito na lang ha. Yung mga, may ballpen ba tayo dito? I mean, pakita natin yung kak mo. Ayan, ha? Galing ha, galing ha. Nakatanggap ka na ng Christmas bonus, alisto ka na ngayon ha. So, lahat gusto nung best Christmas, tama? So, kaya na-invento ko tong kakbo. Ang ibig sabihin niyan, kumusta ang Christmas mo? So, 90 days ko nang tinuturo to. Una ko sinabi sa mga Council of Presidential Director, tapos nang ilabas ko sa CISEL, mga 88 days before Christmas. So, ang rami na po nating mga leaders, ang ready na yung Christmas nila. Malaki na yung pera nilang naihanda para masaya yung celebration nila. It's not yet too late. Okay? Kung makakabenta ka lang ng 4 na bote ng Pernod sa isang araw, for the next 10 days, meron kang 10,000 para makapag-celebrate na maayos. Okay? And you only need 430 pesos. Bumili ka isang boteng Pernod, benta mo may 250. Diba? Bili ka ulit. Benta mo, may 250 na naman. Bili ka ulit. Kumbaga, kung maliit ang puhunan, talagang pabalik-balik. Diba? Kung mas malaki puhunan, isang bilihan, tas benta-benta. Kung gusto, maraming paraan. Tama? Kung ayaw, maraming dahilan. Okay? So, all you need to do is buy and sell every day, gaganda na yung kakma mo. Okay? So, sinong gusto ng magandang Christmas, pwede pong tumayo? Okay. So, every time po magsalita ako, meron po tayong tinatawag na battle cry, no? For the first timer. Taas po, kaliwar kamay, kanang-kanang kamay. Gawa po tayong kamao, hindi to pray over. Walang kwenta yung pagdadasal, no? Prayer without action is hallucination. Okay? Favorite saying ng nanay ko, and she's 80 years old, kaka-birthday niya lang. Sabi niya, God helps those who help themselves. Pray ka ng pray, hindi ka naman ng trabaho. Pray ka ng pray, nandito na yung kasagutan, di mo naman susundan, di mo naman gagawin. Tama? So pag sinabi ko, anong kumpanya mo, ang sagot po, iFern. Sample po, anong kumpanya mo? iFern! Yun, tatlong beses po yan. Yung pang-apat, every year, meron kaming battle cry, meron kaming sinisigaw sa umpisa ng taon. At etong grabe, taon-taon nagkakatotoo siya. Okay, so when I say, taas po, sa 2022 ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample po, sa 2022. Sama-sama tayong yayaman sa iFern. So etong last, no, yung pang-apat, ang sasabihin ko, para sa best Christmas ever. Ang sagot po natin, kakmo, kakmo, kakmo. So sample, para sa best Christmas ever. Okay. So, kung gustong yumaman, gustong magandang Christmas, willing magtrabaho for the next 9 days, you shout as loud as you can. Kung ayaw mo na, next year ka na, no? Gusto mo lang New Year's resolution, pero nga. Kahit na huwag ka nang sumigaw, huwag ka na rin magpagod, umupo ka na lang dyan. Okay? Okay lang. Maghirap ka forever, fuck you. I mean, bahala ka sa buhay mo.
Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? Iver! Ano? Iver! I can hear you! Iver! Sa 2022! Sama-sama para sa best Christmas ever! Ako! Thank you.